Hindi pa rin nasisimulan ang salvage operation sa sumadsad na USS Guardian sa Tubbataha Reef. Nangangabatuloy ang isang grupo na baka lumaki pa ang pinsalang dulot nito sa bahura. Balita natin ni Ruth Cabal. Nasa Puerto Princesa na ang crane ship na Jascon 25, ang pangalawang salvage ship ng Amerika na tatrabaho sana sa pagpirapiraso at pag-aalis ng USS Guardian na sumadsad sa Tubbataha Reef noong January 17. Pero dahil sa lakas ng alon sa lugar, di pa rin masimula ng crane ship ang trabaho nito. Nangangamba ang NGO na kalikasan na sa bawat araw na nananatiling nakasadsad sa Tubbataha Reef ang USS Guardian, palaki ng palaki ang pinsalang dulot nito. Sa ngayon, base sa initial na assessment ng gobyerno, nasa 4,000 square meters na ang napinsalang bahagi ng reef na isang World Heritage Site. Pinag-aaralan na nga raw ng kalikasan na magsampa ng kaso laban sa halos 80 crew ng USS Guardian. May ilang provision daw kasi sa Republic Act 10067 o Tubbataha Reef's Natural Park Act of 2009 na nilabag ang crew ng USS Guardian, kasama na ang pagsira sa coral reef at unauthorized entry. Duda raw kasi ang kalikasan sa nauna ng pahayag ng US Navy na maling navigation data ang dahilan ng pagsadsad ng US Guardian sa Tubbataha Reef. Parang sinasabi nila na kami ang pinakamagaling na military institution sa buong mundo, pero tatanga-tanga kami. Hinto na ano, faulty map yung reason niya, no? Kundi pagpapabaya. Una nang nagpahayag si DOTC Secretary Joseph Abaya na alinsunod sa international laws, baka raw mahirapang mapanagot ang mga crew ng naval vessels tulad ng USS Guardian na nasa line of duty daw ng mapadpad sa Tubbataha Reef. Siniguro naman ni US Secretary of State John Kerry sa DFA na pananagutan nito ang unumang pinsalang dulot ng kanilang barko. Giit ng isang eksperto sa Philippine-US relations, pwede pa rin naman daw kasuhan ang mga crew ng USS Guardian dahil nilabag nila ang batas sa teritoryo ng Pilipinas. Posible raw na nagiging maingat lang ang ating gobyerno. Because it does not want to displease the US, no? Maybe so that we can invite more business here. Probably because of the framework, the Cold War framework of our government, that if we are very close to the US, that is an effective means of countering China. Paniwala pa ni Simbulan, baka nga raw mas makabubuti pa sa Pilipinas kung itutuloy ang pagsasampa ng kaso laban sa crew ng USS Guardian. Dumaan-daan na lang kung saan-saan, mag-shortcut itong mga barko, tapos without even our knowledge, no? Of where they are, what they are up to. Dahil isipin nila, pinakawalan nyo yung US. Ruth Cabal, GMA News.